Magandang araw po muli mga ate at mga kuya. Welcome po sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang patuloy na nagbabahagi ng mga kwento, mga karanasan at pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral. Ngayon naman po ay babahagi ko ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos tungkol sa kagalakan ng Diyos. Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Pagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo, upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may pagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Munting pagninilay. Nakatawag pansin sa akin dito ang kagalakan ng Diyos. Minsan ang image natin sa Diyos ay suffering God, paraging nasa krus, no? Mga paghihirap, mga pagtitiis. Pero dito ay sa kabila ng lahat ay may kagalakan. Kaya magandang balik-balikan ang isang side ni Jesus na ang kagalakan pala niya ay meron din. Kaya minsan merong mga artist, mga images ng mga laughing Christ. It's just to represent na ang kagalakan ng Diyos. Pero ano ang kagalakan ng Diyos, no? Simple lang ang kanyang kagalakan. Siyempre, sa ating pamilya, kung mayroong pagkakasundo, pagbubuklod-buklod, pag-ibig, at maging isa sa isip at diwa. Ito ay palagi nating nararanasan sa loob ng pamilya. Marami ang tunggalian, pag-aaway, dahil ang nangyayaring kwento palagi ay mas mahusay ako sa iyo, mas mataas ako sa iyo. Yung ako-ako ang palaging salita, hindi yung atin. Kaya magandang pakinggan natin ang kakanyanan ng bawat isa. Hindi kaagad yung ako dapat ninyong sundin, ako ang dapat na maghari dito. Kundi ang bawat isa ay may kakanyanan na binigay ng Diyos sa atin. Kakanyanan, halimbawa, ang asawa natin, ang mga anak. Kung papakinggan natin ay mayroong kanyang contribution sa buhay ng pamilya, no? At ang yan ang kagalakan ng Diyos sa atin.
Kaya magandang call to action ito sa ating pagninilay ngayon na maraming pamilya ngayon ang nagkakawatak-watak dahil walang appreciation sa kakayanan ng bawat isa. Kaya mahalagang method ito ng pag-unawa, pagmamalasakit kahit yan ay nasa loob ng pamilya. Minsan ang tingin kasi kagad ay walang silbi. Pero kung pakikinggan natin ang kakayanan ng bawat isa, merong mga hidden talent na hindi natin napapakinggan. At naandun minsan yung pagkukulang sa hindi pakikinig. Kaya napakahalaga ng komunikasyon, pakikinig, at pagpapahalaga sa kakayanan ng bawat isa, kahit na sa loob ng pamilya at maging sa labas ng pamilya, sa ating mga ministry, sa ating mga gawain, ay mahalaga yung method ng appreciation muna at kasunod na yung mga pagninilay na nanggagaling kaagad sa positive values. So, Ama, bukal ng pinagmumula ng aming kaligtasan, maipahayag nawa namin ang iyong kaluwalhatian sa bawat araw ng aming buhay upang kami makaawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain tayo ng mga kapangyarihan, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and God bless ating lahat.